So, kumusta kayo mga nilalang, ano? Pag-uusapan natin ngayon yung hindi matapos-tapos na debate tungkol sa magic washer. Okay? Tayo dito sa Ngarod TV, ang intindi natin sa magic washer at ang paninindigan natin tungkol sa magic washer ay bahagyan niyang pinaghihiwalay. Ito yung pulley. Ito yung torque drive. Bahagyan niyang pinaghihiwalay kasi kunwari ang starting position niya ganyan. Kapag naglagay ka ng washer, medyo naghihiwalay sila para yung belt mas makababa dito sa gitna. Okay? Ang tendency nun is mas sagad yung primera niya kaysa sa primera ng stock configuration kasi nga mas lumayo siya, mas may espasyo yung belt para bumaba dito sa gitna. Okay? Speaking of primera, hindi ibig sabihin nun na mayroong primera, segunda, tresera, kwarta ang CVT, okay? Ginagamit lang natin yun na reference dun sa lowest gear ratio na kayang ibigay ng CVT mo. Yun ang stand natin dito sa Ngarod TV. Ngayon, merong isang comment dun sa isa sa mga videos ko. Medyo may pagka-basher nga yung dating eh. Kasi sabi niya, nakakabobo daw yung binanggit ko na function ng magic washer. Ang stand niya is, mali daw na yung magic washer kasi doon na binanggit ko is ito yung, pasensya na wala akong bushing eh. Ito na lang kunwari imaginary bushing natin. Diba, ito na, ikakabit mo na yung drive face. Okay? Yung binanggit ko doon na washer is dito siya nilalagay. Para magkaroon ng konting layo. Okay? Ngayon, sabi niya, mali daw yon. Dapat daw, ang magic washer ay nilalagay dito sa loob ng backplate, dito raw nilalagay yung magic washer para daw, ang sabi niya, hindi raw yun para sa arangkada, para daw yun medyo bumuka daw to at madagdagan ang buka niya nung pagbuka ng mga bola for higher top speed. Okay, una sa lahat, ang pinaka function ng magic washer ay ito. Okay, papakita ko sa inyo. Makinig kayo mabuti dahil ito na siguro ang pinaka-komprehensibong paliwanag tungkol sa magic washer. So, assuming na ito yung stock na bushing mo. Okay? Assuming na ito yung magic washer. Gusto ko lang ipaalala na hindi talaga ganito kakapal ang magic washer. Kinapalan ko lang siya para lang mas makita nyo as reference dito sa video na to. Ang magic washer normally is 1mm lang yan. Yung kapal niyan. Okay? Yung magic washer, kapareho niya ng diameter yung bushing. So basically, pag inilagay mo yan dito sa dulo ng bushing, technically, parang pinahaba mo lang yung bushing mo, which is ganito. Okay? So, assuming na ito na yung stock na bushing mo, tapos itong shaded portion na to is ito na yung washer na kalagay na. Technically, pag nilagay mo yan dyan, pinahaba niya lang yung bushing mo. Pag nilagay mo yan sa kabilang dulo, sa loob ng backplate, pinahaba niya lang din yung bushing mo. Same function. Same function. Gets mo yon? Okay? So, ang mangyayari dyan is, kunwari, ito yung kasama na yung washer, dito mo nilagay sa may drive face. Okay? So, pag pinasok mo to, ang mangyayari, syempre hanggang dito lang yan, kasi nakatukod dito yung backplate eh. Hindi yan lalabas ng sobra. Hanggang dito lang yan, nakatukod yung backplate dyan. So, nangyari is, napaglayo mo sila. Gigit na ngayon yung belt dito sa pinaka, bababa yung belt dito sa pinakagit ng posisyon for better takeoff. Okay? So, baliktarin natin yung sinasabi niya. So, kunwari, nilagay mo yung magic washer dito sa kabilang dulo. Ngayon, hindi naman yan magsistay dyan eh. Hindi yan magsistay na ganyan. Kasi, nakatukod yung backplate dito. And, dahil yung washer ay kapareho ng diameter nitong bushing, papasok lang din yan dyan. So, naglayo lang din sila dito. Anong diferensya nun? Dun sa dito mo nilagay, or dito mo nilagay sa loob ng backplate. Anong diferensya nun? Pareho lang. Pinahaba mo lang yung bushing mo para medyo mas maghiwalay ito sa starting position niya for better takeoff. Okay? Ngayon, yung argumento niya na medyo bubuka daw yung bola,
Pasok natin. O yan, assuming ito na yung magic washer mo. Eh, linamon niya rin yan eh. Linamon niya rin yan, pumasok din siya sa loob eh. Okay? So yung backplate mo, sumagad pa rin siya na tumukod dito. So nasan dyan yung pinagbuka niya, yung backplate at saka variator mo. Okay? Gets mo? Ngayon, kung mapapansin mo, mas mahaba yung lalakbay niya pag may magic washer. Mas mahaba yung lalakbay niya. Mas mahaba yung lalakbay niya. Ngayon, paano niyan madadagdagan yung top speed mo? Hindi porke mas mahaba yung lalakbay niyan ay madadagdagan yung top speed mo. Bakit? Okay. So, ito yung bushing mo na walang washer. Okay? Ilagay mo dyan. Sabihin na natin na nagdidikit yan. Sige. Yan na yung highest gear position niya. Highest gear ratio. Tung distansya na to, tung distansya na to, kunwari man, naglagay ka ng washer, sundin natin sinabi niya dito sa loob ng backplate, nilagyan mo ng washer, okay? Kunwari man, nagdikit yan, okay? Kunwari man, nagdikit yan. Paano madadagdagan niyo yung top speed mo? Eh, yung distansya nitong highest gear ratio mo, ay yun lang din, dun sa stock. Actually, may tendency pa nga yan na hindi magdikit. I mean na mabuwasan yung top speed mo kasi hindi niya masasagad yung highest gear ratio mo. Dahil may tendency yan na hindi niya mapadikit ng husto. Alam mo kung bakit? Dahil dito, sa pulley ramp, may limit to. Itong dingding na to, ito yung limit. Pakita ko sa iyo ah. Ayan. Okay? Ngayon, yung bola mo, hanggang dyan lang yan. Yan na yung pinakasagad na position ng bola mo. Hindi na yan, pag sumagad na yan dyan, hindi na yan lalabas pa para ibuka yung backplate mo. Bas, once na tumukod na yan dyan, hanggang dyan na lang yan ibubuka ng backplate at saka ng variator mo. Okay? Ngayon, pag sumagad na yan, kahit lawakan mo pa yung layo nito sa drive face, kahit ilayo mo sila ng husto, wala nang ilalapit pa yan. Kahit dagdagan mo yung distansya, wala na. Kasi sumagad na to eh. Dumidepende lang naman yung pagbuka nito, paglapit nito sa drive face, sa pagtulak ng bola mo palabas. Pero pag sumagad na yung bola mo dyan sa pinakadingding ng pulley ramp, sagad na yan. Wala nang ibubuka pa to. Wala na tong ilalayo pa sa backplate mo. Okay? Isa pa. Ano ang paraan para, kunwari ito yung washer na sinasabi niya. Sabihin na lang natin na sige, bahagya niyang pinaglayo, pero imposible papasok talaga yan eh kasi same diameter eh. And ito, tinutulak to ng belt. Tinutulak ng belt, pilit gumigit na yung belt dito. So itutulak at itutulak niya to padikit sa backplate. Okay? So pero ganito gawin natin. Assuming na gumamit ka ng magic washer na mas matkapal, mas malawak ang diameter kaysa sa stock mo na bushing. Okay? So, pasok natin dyan. Kapag nilagay mo to, syempre, hindi kagaya nung washer na may parehong diameter na papasok siya dito sa loob. Ito, hindi siya papasok. Tutukod siya dyan. Okay? Pag tumukod ngayon siya dyan, sorry, medyo malabo yung video. Pag tumukod siya dyan, pag ganyan, may tendency talaga na hindi sumagad yung backplate mo. Kasi tutukod siya eh. Kasi papagitna to sa pagitan nito at saka nitong backplate. Ang kasi hindi siya papasok eh. Hindi siya papasok dito dahil hindi niya kapareho ng sukat yung bushing. Okay? Ano ang disadvantage nun? Ipapakita ko sa iyo. Pero sabi niya kasi ang function nun is base dun sa paliwanag niya dun sa comment section, pag bahagyan na ron na nakabuka to, ang tendency is mas may kakayahan pa daw yung bola na ibuka tong variator mo. Siguro for better top speed ang ibig niya sabihin doon. Pero pakita ko sa inyo muna na ang logic niyan is kapag sumagad na to dito, wala nang ibubuka to. Okay? Pangalawa, alam to ng mga sanay na, by the way, parts to na Mio Sporty. Alam to ng mga sanay na sa Sporty. Ito, ang pinakasagad na posisyon yan pag lumabas na yung bola. Yan. Hindi mo na yan mapapabuka ng ganyan. Yan lang talaga yung sagad na posisyon yan
bumuka na yung bola. Okay? So kahit nalagyan mo pa yan ng espasyo dito, hanggang dyan pa rin ang ibubuka niyan. Hanggang dyan pa rin. Okay? Ngayon, anong disadvantage? So ito, tignan nyo ha. Kapag ka walang espasyo tong backplate, pag nakasagad tong backplate na ganyan, at saka yung pulley, walang spacer, sumasagad dito yung backplate, ganito yung mangyayari. Lagay natin yung bola. Ito yung stock configuration. Okay? So ilagay natin. Tignan nyo, alugin ko ha. Walang rattle. Wala kang kahit anong maririnig. Okay? So, assuming na naglagay tayo ng spacer na gaya ng ina-assume ni sir na function ng magic washer, lalagyan niya ng espasyo yung pagitan ng backplate tsaka pulley. Ilagay natin. Painggan mo. Yan o. Naririnig mo? So, mangyayari nun is, may tendency na sirain niya yung bola mo. Pwedeng magkalamat yung bola mo. Pwede rin magkapodpod kasi medyo malayo-layo yung lulundagin niya bago siya dumikit dun sa, sumiksik dun sa backplate tsaka pulley. Pwede siya mag-cause ng vibration or pwede rin siya mag-cause ng ingay sa panggilid mo. Okay? Bakit sa ano? Bakit sa MIUI 125? Yung washer na nandito, kinukuha nila, tapos nilalagay nila dito sa loob ng backplate. Pinapatong nila dito. Pero, bakit hindi nun pinaglalayo yung dalawa? Bakit okay lang na tinatanggal yung washer mula dito sa backplate at nilalagay dito sa loob sa MIUI 125? Kasi, sa MIUI Sporty kasi ito eh. Sa MIUI Sporty kasi, yung edge nitong bakal na to at yung edge nitong goma na to, pantay yan. Ayan, pakita ko sa inyo. Pantay yan. Pantay sila. Sa MIUI 125 kasi, itong goma medyo nakapapasok sa loob. Medyo nakapasok siya sa loob. So, pag nilagay mo yung washer na tinanggal mo mula rito at nilipat mo dito, lulubog siya. Magiging pantay sila. So, mangyayari is, maglalapat pa rin to, itong backplate at saka pulley, maglalapat pa rin sila na walang espasyo sa gitna. Okay? So, technically, hindi niya pinaglayo yung backplate at saka yung pulley mo. Okay? So, tigil-tigilan nyo na yung ilusyon na kapag naglagay kayo ng magic washer dito, okay, eh, mas madadagdagan yung top speed nyo dahil madadagdagan yung buka ng bola nyo. Dahil, again, pag yung bola nyo sumagad na dyan, wala nang ibubuka pa yan. Nakikita nyo naman, di ba? Focus natin. Nakikita nyo yung marka na yan. Ayan, no? Yung linya na yan, hanggang dyan lang yung sinasagad ng bola mo. Again, pag sumagad na yung bola mo dyan, yun na yun. Hindi naman to kusang lumalayo eh. Yung dumidepende yung paglayo nito sa backplate. Yung paglayo nilang dalawa dumidepende sa tulak nitong bola. Pag sumagad na yung bola dyan, kahit gaano kahaba yung gawin mo sa bushing mo. Ayan, kumari nandiyan yung magic washer mo. Or dito, sa kabilang side. Again, dulubog lang din yan dyan. Pareho lang ng function yan. Okay? Kapag pinaglayo mo yan, kahit gaano mo pa sila paglayuin, kapag sumagad na yung bola mo dito, wala nang ilalapit pa to dito sa drive face. Diba? Basic na basic lang. Bago kayo mambash, gamitan nyo muna ng utak. Okay? Yun lang sinasabi ko. Shoutout nga pala sa iyo, sir, at nagkaroon dahil sa iyo, nagkaroon ako ng gana na gumawa uli ng isa pang video tungkol sa magic washer. Kung hindi pa nito naipaunawa sa iyo kung ano yung tamang function ng magic washer, hindi ko na yun kasalanan. Yun lang muna sa ngayon. Dahan-dahan sa pagmamaneho, mga paps.